What is up, mga orbs? Welcome back to my channel. In today's episode, pag-uusapan natin yung pinost natin sa Facebook page natin. Eto, nakikita nyo naman, napakatindi. Classic bike, Triumph Bonneville Street Twin. Habang pangalan. Bakit ganyan tinawag yung Street Twin? Dalawa yung tambucho niya, mga orbs. Meron tayo dito, meron din siya sa kabila. Very classic na bike. Ano ba yung mga features na nakita natin? Mabilis ang vlog to, mga orbs, para mapakita ko sa inyo. Actually, hindi ko na sinama dito yung riding experience natin, yung ginagawa natin na helmet setup na vlog, para ayun, hindi na kayo ma-board. Diretso na tayo sa walk around natin. Ano ba yung mga nagustuhan natin? Ano ba yung mga ayaw natin dito sa motorcycle na to? Unang-una, punta muna tayo dun sa con, kasi sobrang konti lang nung con eh. So, ang pinaka hindi ko lang nagustuhan dito sa bike na to, etong sa, actually, sobrang ganda nitong ano, nitong panel niya. May analog, may digital magkasama. Pero, yun nga lang mga orbs, pag mataas yung araw, nagre-reflect yung araw, hindi mo makita yung nakasulat dito sa pinaka panel. So, yun lang yung con, nag-iisang con na hindi ko nagustuhan. Ay, may isa pa pala. Yung rear brakes niya hindi ganoon kalakas, pero yung front brake niya sobrang lakas kasi yun, number one pro sa listahan natin, yung brakes niya naka Brembo na yung calipers nito, itong Triumph na Bonneville Street Twin, ayan, Brembo brakes, napakalakas ng preno sa harapan, pero hindi naman yung to the point na pag pinreno mo siya masusubsob ka. Bibigyan ka niya ng braking power na kailangan mo lang pag titigil ka. So yun nga pala, meron na siyang ABS para sa safety natin, harap at likod. Ayan. Front and back natin, parehas merong disc brake. Pero yun nga lang, yun yung comment ko, medyo mahina yung rear brakes natin. Pero yung front brakes natin, napaka-solid. Ayan. Ito yung engine niya, powered by a 900. 900cc yung engine nito. Isa pang nagustuhan ko dito sa Bonneville, kasi di ba galing tayo sa Harley-Davidson, napaka-init nung makina. Although ito, 900cc, syempre hindi naman natin i-expect na malamig din siya. Mainit din yung makina niya, pero nakita nyo naman, napakalinis ng arrangement ng makina nito. Yung kamay mo kahit tumagos, tagus-tagusan dun sa kabila. Sobrang luwag, ang ganda ng airflow. So pag tumatakbo ka na, hindi na siya ganun kainit. Masarap na talaga sa pakiramdam. Pero yun nga lang, pag traffic, same pa rin ang experience. Lahat naman ng big bike, mainit yung makina. Pero ito, dito ako bilib na bilib sa Triumph. Parang napaka-artistic nung pagkagawa nila. Sobrang linis. Ayan, no? Sobrang ganda nung arrangement. Yung ibang big bike, pag nakita nyo yung makina, sapin-sapin na, hindi nyo na makita. Hindi nyo na makikita yung kabila, yung mga wires, kung saan nagagaling. Ito, napakalinis, mga orbs. Upuan. Yung upuan niya, parang ano eh, parang siyang rough na leather. Parang gamosa na, hindi ko ma-explain eh, pero sobrang class niya tingnan. Ang lambot niya sakyan. Tangke natin, 15 liters capacity. Yun pa pala yung isang con na napansin ko dito, mga orbs. Etong pinaka cover niya, yung mga motor kasi, yung mga cover, kadalasan, merong lock. Eto, wala eh. So pag pinihit mo siya, automatic matatanggal mo. So yan, eto yung ingatan na lang natin. Sana wala namang mag-trip, wala namang mga inggitero na mag-trip sa atin. Pag yun, kayang-kayang buksan yung ano, yung pinaka lalagyan na ng gasolina natin. Ano pa ba? Ito pala, malupit, mga orbs. Sa pros nitong motor na to. Pag binuksan natin yung motor natin, kumpletong detalye makikita mo dito. RPM, yung traction control. Saan ka nakakita ng classic bike na may traction control? Ito, Triumph meron, napakatindi. May traction control. Pwede mo siyang i-on, pwede mo siyang i-off. Meron siyang trip 1, trip 2. Yung liters per kilometer per 100 kilometer natin, meron dito. Nakalagay din dito, mga orbs, napakatindi. Malalaman mo kung hanggang ilang kilometro pa yung natitira mong gas bago ka umabot sa gasolinahan. So, hindi ka matatakot na mawalan ka ng gas somewhere. Kasi makikita mo agad dito. Kino-compute na, napaka-high-tech nitong motor na to. Isa pa, ito lang ang isa sa mga classic, wala pa akong nababalitaan na ibang classic motorcycle na mayroong riding modes. Meron siyang dalawang riding modes. Meron siyang rain, meron siyang road. Napakalupit. So ayan, soundcheck tayo. Ito ang final din sa review natin. Mabilis ang review lang talaga to. Hindi to yung katulad ng mga review na ginagawa natin before na sobrang ahaba, nabuboard kayo palagi. Ito, mabilisan. Kung gusto nyong magkaroon itong Triumph Bonneville Street Twin, napakatindi mga orbs. Ayan, soundcheck na tayo.
pag pala bubuksan to ha, ito yung pinaka kill switch niya. Dito rin yung start button niya, hindi siya yung normal. Meron siyang hazard button dito. So para dun sa signal lights natin, hindi yun yung start button niya. Start button niya nandito sa kill switch. So hindi yan gagana pag pinindot nyo lang. Gagana lang siya for safety feature, kailangan naka-clutch and then pipindutin nyo yung kill switch. Marinig niyo yung boses ko. Hindi siya ganun kaingay, hindi rin siya ganun katahimik, mabase siya na alam mong big bike yung parating. So, napakaganda nung tunog. And pag nakasakay ka, ayan, tingnan niyo naman. For reference, I'm 5'8". Ayan. Flat-footed naman tayo dito. Kahit siguro yung mga 5'2 yung height, abot na abot to. So, Asian sizing sa mga Pilipino, walang problema. Yun yung kadalasan natatakot yung mga tao. Pag sumakay sila ng big bike, hindi nila abot. So ito, abot na abot mo naman. Ayan. So yun lang mga orbs. Short content lang. Pinakita ko lang sa inyo ano yung ginamit nating motorsiklo over the weekend. Ito yung Triumph Bonneville Street Twin. 900cc powered engine. Napakalupit, napakapogi, pwede nyong gawing project bike, pwede nyong gawing tracker, scrambler, or kung anong trip nyo. Pwede nyong gawing single seater, o kung wala kang jowa, single seater. Google, barinig kita sa mukha eh. Pag meron yan, syempre, dapat meron tayong pang OBR na upuan. So yun lang mga orbs! Yeah! Lagi yung tatandaan, ride safe, always wear your mask, huwag mawawalan ng pag-asa, at mas huwag mawawalan ng panlasa. Peace!